Woohoo! Good day, Cagri! Andito naman tayo sa bukid! Ayan, lumilipad na ibon. Makukuha ba natin na yung... Tapos, ang ating sunset. Medyo hindi maulan ngayong hapon na ito. Ito yung kanyang tubo. Maganda rin ang nakakaagi. Oops! Medyo marabo. Ayan. Oops! Maganda rin ang tubo niya. Hindi lang nakukuha ng camera dahil maliit pa. Kahit tayo ng 2 days dito. Ang saatan, ito na. Ayan. So, nakukuha na ng camera natin. Ayan. Agri. Oh, so hanggang doon sa dulo ay kulay berde na. Since ahit tayo ng 2 days, ito medyo hahabol pa siya. So mga Martes pa magiging ganito. Oh. Ayan. Pinagpala tayo ng Lord. Pinayaan niya makalusot yung ating tanim. So i-compare natin ito mga ka-agri dun sa highly mechanized na pagtatanim, no? So mamaya ipapakita natin sa inyo yung transplanter naman, no? At ikukumpara natin dito sa ating direct seeding. So yung sa direct seeding eh, makikita mo merong malaki ang pagitan, merong sobrang didikit, no? Hindi siya pantay-pantay, no? Pero mamaya papakita natin yung sa transplanter. Kagri. Abangan! Ayan, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ito po, ang ating bida sa taniman. Ayan, Kubota. PW 480. Ayan, transplanter. Ganda ng tanim niya, mga kagri. Medyo maluwang yung pagitan, pero masinsin yung pagkakasunod-sunod niya. Ganda. Manipis lang siya pagkatatanim. Pero mga isang linggo lang yan, berding-berde na, makapal na makapal. Good day mga ka-agri. Wala po tayo sa Japan, nasa Pilipinas po tayo. Pero erito, ito tayo ng transplanter. Mano-mano nga lang. Ayan o. Galing magtanim o. Pabilis. Ayan o. Simpleng-simple. Kayang-kaya. Tapos ito yung kanilang pang refill. Ayan, 18 days old. Kita nyo naman, no? Patag na patag. Ganda ng pagkalinang ng lupa. Ayan, no? Ganda ng pagkalinang. So, yung palay check, number 2. Kailangan level yung lupa bago tamnan. Oh. Ito naman yung pang-refill na binhe. Kapag ito yung transplanter, oh. Parang pagong. Mag-shutter yung matatango-tango. Yes! Ang galing, oh. Tapos ito yung refill.